Kung hindi ako nagkakamali, 1993 or 1994 nang kami ay yumakap sa Islam. Kung ngayon ay year 2020 na, more or less nasa 26 years na kaming Muslim. At alhamdulillah, yun ang dalangin ko kay Allah na kung tayo ay kukunin na niya, naway ipagkaloob niya na tayo ay nasa estado ng pagiging Muslim, sapagkat yun ang palagi natin naririnig sa tuwing araw ng Biyernes. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Huwag kayong mamatay maliban kayo ay mga Muslim. Kung saan naman kami nag-Muslim, ako nag-Muslim, ay dito lang sa Pilipinas o sa Metro Manila. Kasi may comparison palagi yung mga nag-Muslim sa Middle East o sa Saudi Arabia kumpara sa mga nag-Muslim lang sa Pilipinas. Dahil pag sa Saudi Arabia ka daw nag-Muslim ay may benepisyo, kaya may pagdududa, baka daw binigyan ng hadiya o regalo ng amo, o kaya may gusto makuha ang promotion kaya doon nag-Muslim. Pero ang totoo, ibang usapan yun eh. Tsaka hindi yun totoo, fake news yun. Ang pagmumuslim talaga nakasalalay sa puso kahit saan ka paman. Dito kami nag-Muslim, in particular sa Iskag, Cubao. So marami nakakakilala sa Iskag na ngayon ay nasa Cavite na, isang malaking Muslim community na dati ay isang opisina lang sa Cubao. Noong panahon na yon ay katatapos-tapos lang ng Gulf War sa Middle East, kaya usong-uso yung Iskag missile ni Saddam Hussein. Kaya nang marinig ko, saan tayo pupunta? Iskag? Ha? Muslim nga? Iskag? Iskag? Akala ko magkatunog yun. Kaya doon kami napadpad sa Cubao at doon kami yumakap ng Islam. Okay, paano nag-Muslim? Ang totoo, maaari kong sabihin na paghanga lang sa umpisa sa aking mga uncle o mga tiyuhin, sapagkat gano'n naman tayong mga Pilipino eh. Basta yung mga kinikilala nating mga tao na malalapit sa atin, mga kamag-anak, mahal sa buhay, ay madali tayo nilang maimpluwensyahan. Kaya nakita ko sila na palaaral sa reliyon. Kaya alhamdulillah, nagpapasalamat ako kay Allah, pinanganak ako sa pamilya na nagpapahalaga sa reliyon o sa pananampalataya. Malaking bagay po yun kumpara sa mga pamilya na wala man lang panahon tuklasin ang pananampalataya. So nakita ko na sila ay mahusay sa pangangatuwiran, sa pangreliyon. Kaya nang niyaya nila ako, ng aking tiyuhin, na sumama at mag-Muslim, kaagaran naman akong sumama at nagpahayag ng pananampalataya. Gayong napakabata ko pa noon, 14 or 15 years old, ay yumakap na ako sa Islam. Yun ang dahilan kung paano kami nag-Muslim. Hindi kami kaagad naging Muslim dahil ang pamilya namin ay pinanganak na Roman Catholic. Pero dumaan pa kami sa iba't ibang reliyon at masasabi ko ito na malaki ang naging impluwensya sa amin ng INC. Dahil dito kami naging mahilig lalo mag-aral sa iba't ibang religion, yung tinatawag natin ngayon na comparative religion. Naging kaming magkakapatid, si Isa Javier at iba ko pang mga kamag-anak, naging palabasa kami ng Biblia. Nag-iipon kami ng mga verses o sitas ng Biblia. Ito sa akin, ito yung kanya, paramihan. At naging kasanayan namin yung pakikipagtunggali o debate, quote and quote. Kaya nga pag may kumakatok sa bahay namin at gusto mangaral ng religion, pinagtitimpla pa namin ng kape at nag-i-enjoy talaga kami makipag-usap at makipagtalastasan alang-alang sa religion. So hindi siguro lahat ng teenager ay naging ganun kaaktibo sa pag-aaral sa Islam, pero nagpapasalamat ako sa Diyos dahil ginawa niyang kamahal-mahal ang pag-aaral ng religion sa puso namin. Pero kung ang pinag-uusapan ay bakit ka nag-Muslim, sa tingin ko, ito yung nangyayari later on na eh. Sapagkat wala naman taong nagpahayag ng pananampalataya, nag-Muslim, ay matatag na kaagad siya at kumbinsido na siya kaagad na 100%. Konti siguro yung mga ganong mga cases, pero karamihan sa mga yumayakap sa Islam, pagkatapos nila mag-Muslim, ay doon pa lang sila tumutuklas o nag-aaral ng maraming bagay na matututunan nila sa Islam. So kung ang tanong, bakit ka nag-Muslim, bakit ka nanatili dyan, parang ganon, bakit ka naging matatag dyan, sa tingin ko nung nag-aral na ako ng Islam. At napakaraming doktrina ng Islam para ma-inlove ka sa religion na ito. At ang una na dito, kinalakihan kong pananampalataya ay Kristyanismo, Diyos, si Jesus Christ. Nung natuklasan ko ang mga tungkol kay Jesus Christ nang nag-aaral na ako sa Islam, dito ko sasabihin mas lalong tumatag.
sapagkat nananalangin ka sa tunay na Diyos na kung saan doon nananalangin si Jesus Christ. Natatandaan ko, pagpapasok kami sa simbahan, ay pipili ka kung saan ka doon magdarasal dahil napakaraming santo o rebulto na naroon. Nung nagmuslim ako, nawala lahat yun. Nagdarasal ka na lang, nananalangin ka na lang doon sa tunay at tanging nag-iisang Diyos. Kaya bilang panghuli, ito ang masasabi ko, ang pananampalataya ay hindi mo kailangan makonvince ng makonvince. Kasi ganyan ang mga taong naghahanap ng religion eh. Gusto nila makakita ng mga milagro, gusto nila makakita ng mga fact, ng mga katotohanan para sabihin, ito na yun, kailangan ko ng sumampalataya sa pananampalatayang ito. Pero hindi naging ganun ang case namin at hindi ganun yung natutunan ko sa Quran. Sapagkat ang kailangan lang makita mo ang tunay, ang pinakapayak, simple na pananampalataya na galing sa Diyos, at pag nakita mo ang katotohanan nito, ang kailangan mo ay sumuko. At yun naman ang Islam, pagsuko, dahil hindi mo kayang kalabanin ang sarili mo sa nakikita mong katotohanan. Hindi nire-required sa Islam ang masyadong pagpapakalalim sa mga doktrina at utos na tipong nakikipagdebate na araw-araw at nawawala na yung esensya ng pagiging taus-puso sa pakikipag-usap sa religion. At nakakalungkot, maraming ganyan nangyayari ngayon. Sa halip na reliyon ang tinuturo, sa halip na reliyon ang gustong pag-usapan, uwi na sa away, bastusan at hindi magagandang salita. Naway huwag manaig ang ganyang kasanayan. Ang kailangan lang natin, pag nakita mo ang pananampalataya, ang katotohanan na nasa harap mo, huwag mong kontrahin at hilingin mo sa Diyos na ikaw ay gabayan niya, at pag nakita mo yon, ikaw ay sumuko. Kaya po ito ang payo ko, huwag tayong tumigil sa pagtuklas ng katotohanan. Binigyan tayo ng Diyos ng ating talino, pag-iisip, first and foremost para gamitin ito sa Kanya. Magiging dalubhasa tayo sa maraming bagay, pero yung pagtuklas sa naglikha sa atin, pagkilala sa Kanya, kung paano siya sambahin, nagkukulang tayo doon. At yun ay itatanong ng Diyos sa atin sa araw ng paghuhukom. So maraming salamat po sa inyong pagsubaybay, naway nagbenepisyo kayo sa maigsing testimonya na ito kung bakit ako yumakap sa pananampalatayang Islam.